ayan. Eh, ba't nilapit yun? Yan o. Sige, dali. Bili lang daw, bili. Kala ko eh. Sabi kahapon, at tita mo ba yan? Yung nagsusundo sa inya. Ba't sabi hindi daw kayo po? Sige, sorry pa na loba to. Si, nung kapatid ko. Ashley! Ashley! Ayun! Opo, opo, masakit. 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 Opo,
kung saan-saan po na ilalabag ang importanteng gamit, kaya ang nangyayari nawawala. So imbis na mag-enjoy, ayun, nag-iisip. And so guys, yan para naman po sa ating last. Yan, Bruce. Yan, dito po sa loob ng bus, kailangan ko pong malaman kung sino po dito ang maraming dalang pagkain dyan. Yan, kumakain, kakain pa lang. Gusto ko lang po kasi sabihin sa inyo na dito po sa bus number 2 kung saan po tayo nakasakay, bawal po dito ang kumain. Nang hindi namimigay. Kaya po sa mga kumakain at kakain na dyan, share your blessings. At last na po, pagbababa naman po tayo. Yan, students and parents, perform na lang po ng 2 straight lines. Sa right side po yung mga bata, and then sa left side po tayo parents, para organize po tayo kapag nasa labas ng bus, yan, at hindi po tayo nahalo sa ibang grupo. So yun lang naman po yung mga kailangan nating tandaan para po yung rules sa para po yung concern sa loob ng bus at sa labas ay ating pong maiwasan. Okay? So students, parents, and teachers, lahat po ba ay nakatira sa Bulacan? Yes. Yes. May gusto po kasi akong tanungin. Naniniwala po ba kayo na lahat po ng mga taga Bulacan ay magaganda at gwapo? Yes. Yung isa nag-thumbs up na lang. Yan. Sa pataas nga po yung mga nagsasabing maganda sila. May tanong ako. Paano mo nasabi? Paano mo nalaman? De, joke lang. So, para naman po sa mga nagsasabing gwapo sila, pakitaas po ang kamay. Oh, siyempre. Ako po ay naniniwala po na lahat po ng mga taga-Bulacan ay magaganda at gwapo. And kasi, taga-Bulacan lang din po si Kuya. Minsan pong umuwi ng Bulacan si Kuya. Yan, sa students, sino po gusto ng prize? Yan, so, sige nga. Diba ang Bulacan, part po siya ng region? 3. Sino po sa akin makakapagsabi kung ano po yung mga provinces sa Region 3? Taas ang kamay. Yeah, ikaw, si Ata. Diyan, Kuya, meron kang tan-tan-tan-tan. Yan, Dolphin from Drigas. Okay? So students, yan ang pinakamalaking probinsya po sa Region 3 or Central Luzon ay ang Nueva Ecija in terms of land area. Pero syempre, mag-focus po tayo sa Bulacan. So, ano po ba ang tawag po sa mga nakatira sa Bulacan? Bulakenyo at Bulakenya. Yan. So, ang salitang Bulacan, saan po ba nanggaling na salita? Nanggaling po sa salitang bulak. Yan. Dahil sa probinsya po ng Bulacan, napakarami pong puno ng bulak na makikita. Tama po ba? Yan. Yung mga puno po ng bulak na yon, ang tawag po ay kapok tree. So, yung bunga po ng puno ng bulak ang ginagamit dati sa paggawa ng unan. Yan. Pero take note, hindi po ito yung bulak ng pinapapahit sa mukha. Iba na po iyan. Okay? And ang Bulacan po ay may 3 cities. Ito po ang San Jose del Monte City. May Cagayan City. And Malolo City. Sa 3 cities, ano po ang capital ng Bulacan? Malolo City. And ang most populated po na city sa Bulacan ay ang San Jose del Monte City. And we have 21 municipalities. Yan. Kabisado po ba yung 21 municipalities? O, pwede naman po nating isa-isahin. Yan ang municipality po ng Baliwag. Bustos, Plaridel. Pulilan. San Ildefonso. San Rafael. Santa Maria. Santa Maria. San Ildefonso. San Rafael. San Miguel. Santa Maria. Santa Maria. Pandi. Paumbong. Giginto. Balagtas. Palungkit. Bulacan-Bulacan. Marilao. North Sagaray. Angat. Pandi. Bukawe. Nueva Ecija, probinsya na yun eh. Oh, Bukawe. At ang municipality po ng Doña Remedios, Trinidad. Okay, so students and parents, teachers, ang most populated naman po ng municipality sa Bulacan ay ang Santa Maria po. While ang least populated o yung konti lang po yung mga nakatira ay ang mga taga Doña Remedios, Trinidad. Yan. So sino lang po ba nakapunta ng DRT? Yan, so bakit po konti lang ang nakatira sa DRT? Kasi puro bundok. Yan. At meron naman po tayong 569 barangays sa Bulacan Province. Kaya po bang isa-isa yung 569 na yon?
Yan, huwag na natin isa-isahin. Baka hindi pa tayo nakakarating ng upside down, hindi pa natin na isa-isa iyon. Okay? And ang Bulacan po, marami din po mga lugar. Yan, ang mga sikat na lugar na pinupuntahan sa Bulacan. Yan, sabi ni ate, sa Baraswain daw. So, saang lugar po ba located ang Baraswain? Yes, Malolos City. Lahat po ba ay nakapunta na po ng Malolos? Nakapunta na po ba ng Baraswain? Opo. Okay, alam niyo po ba, students? Yan na during the Spanish time, bago po tinawag ang Baraswain na Baraswain, yan tinawag po muna siyang Baras ng Suwail dahil dati po naging kuta po siya ng mga Pilipino na ayaw pong pasakop sa mga Kastila noon. Okay? And bukod po sa Baraswain, ano pa ba pwede natin puntahan sa Bulacan? Ito po, dinarayo naman po sa Marilao kapag magmamahal na araw. Ang Divine Mercy. O, pwede rin po tayo pumunta po ng San Miguel. Pwede po nating puntahan ang Biak na Bato. O, mas malapit na rin po doon ang Banal na Bundok. Yan, pwede rin po tayo pumunta po sa mga sikat na resorts dito po sa Bulacan. Yan, dahil pag palapit na po ang summer, marami po mga sikat na resorts na dinarayo din po sa Bulacan. And for example, and students, nasa Bulacan po matatagpuan ang pinakamalaking wave pool. Yan, sa Pilipinas. Yan, ito po ay matatagpuan po sa Pandi. O, ano po ito? Amana. Yes, tama po ang Amana Water Park Resort. Yan, bukod po sa Amana Water Park Resort, pwede po tayong pumunta po ng San Rafael. Paano po ang pinupuntahan sa San Rafael? Ang 8 Waves. Pwede rin po tayong pumunta ng Paradise sa Malolo City. E sa inyo po ba, sa Baliwag, ano po ang pinakasikat na resort? Ilog madumi talaga. O, sabi ni Kuya, sa Kalumpit ang Jed's Island Resort at ang pinakabagong bukas na resort po sa DRT ang Caribbean Resort. Okay, so bukod po ng students, parents and teachers, yan, bibisita ka na lang din sa Bulacan o kapag summer, marami din pong mga sikat na festivals na ginaganap po sa atin. Yan, ano po yung mga festivals na yon? Yan, sa Baliwag po ba, ano po ang pinakasikat na festival na ginaganap? Ang Buntal Festival. Lagi na ganun po tuwing anong buwan? May. Ah, basta pag summer. Okay? So, ano po ba ang nangyayari po kapag Buntal Festival? Ano po yung mga activities? Nagkakaroon po ba ng dance contest? Street dance? Yan. Bukod po sa Buntal Festival, ito kalapit lang po na lugar po ninyo. Yan, ano naman po ang festival na ginaganap po sa May Bustos? Yes, ang Minasa Festival. Oh, ito medyo kalapit na lugar nyo lang din po. Sa Pulilan naman, ano po ang sinaselebrate? Yes, the Carabao Festival. Sikat na sikat ang Carabao Festival kasi po binibihisan ng mga magsasaka. Yan na magagandang kasuotan ng kanilang mga kalabaw. Sikat na sikat po. Yan kasi, yan, ang mga kalabaw po ay pinapaluhod sa tapat ng simbahan ng San Isidro Labrador Church. Pinapaluhod po nila nito dahil po nagpapasalamat ang mga magsasaka sa kanilang patron na si San Isidro Labrador sa magandang ani po nila ngayong taon at sa mga susunod pa pong taon. O, bukod po sa Carabao Festival, o, saang lugar naman po sineselebrate ang Halamanan Festival? Sa Giginto. Okay, ang Singkaban Festival po. Singkaban Festival sa lugar naman po ng Malolos City. Okay, so guys, ito po isang festival na minsan pinahinto po sa Bukawi. Pagoda. Yes, Pagoda Festival. So bakit po ba minsan pinahinto po ang Pagoda Festival? Aksidente yung nangyari. Yeah, dahil nagkaroon po ng tragedy. And during the Pagoda tragedy, nagkaroon po ang Bulacan ng pinakabatang bayani. Ang pangalan po ng batang yon ay si Sajid Bulig. Yan, si Sajid Bulig ay nakapagligtas po na maraming buhay nung araw na yon. Pero sad to say, siya rin po ay isa sa mga nalunod at namatay. Okay? So bukod doon, dinarayo po ang Bulacan dahil po sa mga sikat na pagkain po na meron sa atin. Ano po ba ang mga masasarap na pagkain ng mga taga-Bulacan? Sisig daw. Sisig daw? Yan, parang ito po ay sa lugar po ng Pampanga. Pag sinabi nating Bulacan, kilalang kilala po sa Bulacan ang masarap na chicharon. Yan, kasi ang chicharon po sa Bulacan ay may laman. Ang chicharon po dito sa Manila mayabang. Bakit mayabang? Dahil puro
hangin, wala na pong makain. May masisasara pa sa pagkain ng chicharon kapag pinardira na natin ang suka na galing sa paumbong. Yan. So ano po ba yung sukang gusto? Sukang maangang o sukang di maangang? Yan, doon na tayo syempre sa sukang maangang. Yan, bukod po sa chicharon, suka, masarap din po sa Bulacan ang ensaymada, pastillas. Yan, kung tayo po ay mahilig po sa mga kakanin, oh, nandyan din po yung masasarap na kakanin kagaya po ng suman. Yan, bibingka. Yan, puto. Yan, kutsinta. Yan, nandyan din po sa Bulacan ang masarap po na seafoods, murang seafoods sa lugar po ng Hagonoy. Kung tayo naman po ay mahilig po sa longganisang bawang, pwede po tayo pumunta po sa Kalumpit. Yan. Pero, yan, since ilang araw na lang po ay magpapasko na at magbabagong taon na din, yan, anong lugar po sa Bulacan ang dinarayo dahil po sa mga firecrackers? Okay, mga paputok. Yes, kuya. Bukawi. Yes, ang Bukawi. Yan, also known as the fireworks capital of the Philippines. Dahil ito si kuya, kanina pa sagot ang sagot, oh, magkakaroon ka rin sa akin ng ballpen. Yan. Paputok na lang po. Thank you. Yan, okay? And syempre, para po sa mga malalayong taga-lugar o malayong pinanggalingan po ng lugar at gusto pong bumisita sa Bulacan, malalaman po nila na nasa Bulacan na po sila kapag nakita po nila yung isang landmark. Yan, naging isang pinakamalaking landmark po sa Bukawi na nadaanan po natin kanina. Ito po yung Pilipina Arena. Okay, so sino po dito nanonood po ng PBA? Yan, or Philippine Basketball Association na minsan po ginaganap po sa Pilipina Arena. Okay? So students, yan, meron po tayong 55,000 seating capacity chairs sa loob po ng Pilipina Arena. So para po ma-imagine natin kung gano'n po kalaki ang Pilipina Arena, sino na po dito nakapunta po ng Araneta Coliseum? Yan, merong isa, dalawa, tatlo. Triplihin niyo po ngayon ang laki ng Araneta Coliseum. Ganun po kalaki ang Pilipina Arena. Yan, ang Pilipina Arena po kasi sa Bukawi, ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Yan, sa tabi po noon, meron pong Philippine Sports Stadium. Yung Sports Stadium naman po na nandoon ang pinakamalaking sports stadium sa Asia. Yan, at ang Pilipina Arena po, yan, ay located po sa siyudad de Victoria na nahahati po sa dalawang lugar. Yan, sa lugar po ng Santa Maria at saka po ng Bukawi. Yan. Okay, at ang kauna-unang record po na naitala na napuno po ang Pilipina Arena ay nung kasikatan pa po ng Love to Me, Maine Mendoza at saka po ni Alden Richard ng Yayadab. Okay, or ng Aldab. Yan. Siyempre, sa Bulacan po, marami rin po mga sikat na artista na nanggaling. O may kilala po ba kayong artista na nanggaling ng Baliwag? Si Empoy. Sanya Lopez. Sino pa po? Ay de las Alas. Taga saan po kuya? Taga saan po si Ay? Naseryoso ko pa sa Ay mo. Hindi ko naman pala sure kung saan taga saan si Ay. Kuya, si... yung sinasabi mo taga-Giginto ay si... Yan, ang Asia Songbird. Si Regine Velasquez. Hindi niya kamukha si Ay ha. Okay, at ano po ba ang ating ginagawa kapag narinig natin ang pangalan ni Regine? Regine, Regine! Ano po ang Tagalog ng green? Luntian. Ano po ang Tagalog ng brown? Kalamanggi. Ano po ang Tagalog ng orange? Kael. Ano ang Tagalog ng violet? Lila. Ano po ang Tagalog ng classroom? Eskwelahan. Silid aralan. Library. Silid aklatan. Ano po ang Tagalog ng blackboard? Pisara. Ano ang Tagalog ng chok? Anong chok? Ano yung chok? Yes, tama po. Yes, so. Ano po ang Tagalog ng chair? Upuan. Salong? Salungpwet. Ano po ang Tagalog ng university? Universidad. Pamantasan.
Yan. So students, sino ba dito pag laki gusto maging accountant? Yan, ano po ang Tagalog ng accountant? Accountant! Tagapagtuos. Sino dito sa boss number 2 ang mahilig sa subject ng math? Wala. Wow, madami. Ano ang Tagalog ng mathematics? Agham! Ano ang Tagalog ng mathematics? Agham! Matematika? Hindi po. Agham? Hindi din? Ang Tagalog daw po ng mathematics ay sakit sa ulo. Kapanin itong batang to. Yan. Ang Tagalog po ng mathematics ay sip na yan. Ano naman ang Tagalog ng science? Agham. Yes, agham. Yan. Ano po ang Tagalog ng straw? Sip-sip. Sip-sip. Minsan straw madalas. Kaklase mo. Joke lang. So students, ang Tagalog naman po ng straw ay? Sip-sip. Sige. So sa susunod, bibili kayo sa tindahan ng soft drinks. Ate, pakisamahan po ng sip-sip. Mapapakamot si ate yan. O, ang Tagalog naman po ng straw ay panulayan. Yan. Ano po ulit? Panulayan. Panulayan. Okay? Yan. So students, ano naman po ang Tagalog ng? Ano ang Tagalog ng toothpaste? Ano po? Toothpaste, ang Tagalog ay? Anong toothbrush? Anong Colgate? Baka pipsodent yan. Yan, ang Tagalog naman po ng toothpaste ay pasamada. Yes, pasamada po. Ano naman po ang Tagalog ng? Ano po ang Tagalog ng website? Pulot. A website. Yes po. Pook. Pook sapot. Sapot. Pook sapot. Eh ang airplane po kaya ano ang Tagalog? Aeroplano. Ang aeroplano po kasi Spanish word yan. O, ang Tagalog po ng aeroplano or airplane ay sasakyang panghimpapawid. Hindi din po. Salipaw-paw. Yan. Salipaw po ang Tagalog ng aeroplano. Yes, students, parents, and teachers. And so tayo po ay pumapasok na po sa city or sa Quezon City. Yan, ito pong Quezon City, sa ang region po ito kabilang? Yan, sa region NCR. Wala na po tayo sa region 3. And NCR stands for National Capital Region. So sa National Capital Region, we have 16 cities and one component municipality. At ang nag-iisang municipality po dito ay ang Pateros or also known as the Balut Capital of the Philippines. So, sino po dito yung mga kumakain po ng balut? Yan, madami. Ano ang pinakapaboritong parte sa balut? Yung itik. Yung ano pa? Yung iba? Yung yellow part. Yung iba, sabaw. Yung iba po, para po sa mga high school lad na laging kasama ni Kuya JR, sa mahal daw ng balot ngayon, pati balat kinakain na nila. Para walang tapon. Yan. Kung may kumakain, meron din po mga hindi kumakain. Sino po ang hindi kumakain ng balot? Ano po ang dahilan bakit hindi kumakain ng balot? Po? Baka buhay pa yung itik. Yan. Sa sobrang init na kinalalagyan yun, mabubuhay pa ba yun? Yan. Sige, yung iba po hindi kumakain dahil daw doon sa may itik or sa may sisiw. Pero sabi nga po ng matatanda, ang balot daw ay pampatibay ng buto or tuhod. Huwag nga lang sa sobra kasi nakaka-high blood na. Okay, so students, refresh lang tayo. Diba itinuro na po sa inyo yung bawat region sa Pilipinas? Tama po ba? O napapaisip, tinuro ba talaga? Okay, so magbigay po kayo ng idea kung ano po yung mga cities dito po sa National Capital Region. Quezon City, tama po? Caloocan City? Ano pa? Despina City? Makati City? Mandaluyong City? Navota City? Malabon City? Mandaluyong City? Paranaque City, Taguig City, San Juan City, o ano pa?
O, nandiyan na rin po ang city ng Manila. Manila. Ano pa po? Manila City. Nabanggit na po ang Manila City. Valenzuela City. Okay? So, sa mga cities po na nabanggit po natin dito po sa NCR, ang pinakamalaking city po ay ang Quezon City in terms of Lundi area. And ang Quezon City rin po most populated po na area dito po sa NCR. While ang pinakamaliit po na city ay ang San Juan City lamang. San Juan City po. Okay? And ang pinakamayaman na lugar po dito po sa NCR, parents, ay anong lugar po? Ay ang Makati City or also known as the Business District. Yan. So siya din po ang pinakamayaman na city sa buong Pilipinas. Yan. So students, parents, and teachers, since nandito po tayo sa Quezon City, yan. Kanino po ba ipinangalan ng Quezon City? Kay Manuel L. Quezon. Sa so, sino po dito makakapagbigay po sa akin kung ano po ang middle initial ni Manuel L. Quezon? Luis po ba? Yan. Ang kanyang middle initial po ay Molina. Manuel Luis Molina Quezon. Si Manuel Luis Molina Quezon po ay kilala po sa tawag na ama ng wikang pambansa or ama ng wikang Pilipino. Yan, kasi siya po ang second president of the Philippines at ang first president naman po ng Commonwealth. Yan, so, second president of the Philippines po, si Manuel L. Quezon. Ang first president po ay si Emilio Aguinaldo. Okay? So, si Manuel L. Quezon po, or si Manuel Luis Molina Quezon, dati po nangarap po siya na kapag siya po ay naging presidente ng Pilipinas, gusto niya po na ang Quezon City ay maging capital po ng Pilipinas. Kaya nung nanalo po siya bilang pagka-presidente, eto pong Quezon City ay naging capital po ng Pilipinas for almost 28 years since 1946 to 1978. Since naging capital po ito ng Pilipinas, marami po mga government offices na makikita po dito sa Quezon City. Like for example, ang Philippine Lung Center, yan, Philippine Heart Center, at marami pa pong iba. Okay? And bukod po doon, yan, ang Quezon City po is also known as the City of Stars. Yan, so bakit po ba tinatawag po ang Quezon City as the City of Stars? Dahil sa Star City. And actually po, ang Star City ay parte po siya ng Pasay City. Na mamaya po ay makikita niyo rin. Madadaanan natin mamaya. Yan, tuturo ko na lang. Okay? So, tinatawag po to as the City of Stars. Yan, dahil po kasi, bukod po sa maraming artista na makikita po dito sa Quezon City, yan, dito lang naman po matatagpuan ang mga naglalakihan at mga nagbibigatang TV stations network sa Pilipinas. Like for example po ang GMA, ABS-CBN, TV5 Network. So, sino po dito sa bus number 2 ang mga solid kapuso GMA? Ayan. Alam po ba ang mga sikat na palabas ngayon sa GMA? O Nanay! Pamilya Roses! Yan. Ang kakatapos ng La Victor Magtanggol. Yan. Daig kayo ng lola ko. Ano pa? Kain at Abel. Ano pa? Once upon a time. Once upon a time, nasa GMA. Yan, nasa channel 2 yun eh. Ano pa? God din ng Ginto. Sa channel 2 pa rin yun eh. Wawa Win! Ano pa po? Special Tatay, 24 Horas, Eat Bulaga, Unang Hirit, Kapuso Mo, Jessica So, Pepito, Manaloto, Studio 7. Ano pa? Ikalimang Uutos. Ano po? Sunday, Pinasaya. Para naman po sa mga solid kapamilya dyan, sino po sila? Yan, ano po ang mga sikat na palabas sa Kapamilya Network? Showtime! Halit! Meet Your Garden! Kaden ang Ginto PBB 8! Ano pa? Ang Probinsyano! Sa students, tanong! Kung maglalaban man si Cardo Galisay at saka si Victor Magtanggol, sino sa kanilang dalawa ang mananalo?
Sino po ang nasasabing si Victor magtanggol? Taas sa kamay. Bakit si Victor magtanggol? Magaling mag-edit. So, sino naman po ang nasasabing si Cardo Dalisay? Bakit si Cardo? Unlimited. Hindi pa namamatay. Tama-tama kasi tatlong taon na. Hindi pa rin namamatay. Siya ay isang immortal. Sa so, students, bukod po sa ang probinsyano, nandyan na po ang Gandang Gabi Vice. O, ano pa po? Rated K. MMK. Once upon a time. Magpakailanman sa 7 na yan eh. Ayan. At syempre, kapag tayo po ay nanonood ng PBA, saang channel po pinapalabas? Sa Channel 5. Yan. Para po sa mga solid kapuso, GMA Network dyan. Kung solid na kapuso po talaga kayo, ano po ang ibig sabihin ng GMA? Gloria makapagalaroyo. At sinabi GMA, Gloria makapagalaroyo agad. Yan. So GMA stands for, noong 1970, tinawag po itong Greater Manila Area. Kasi po, taga National Capital Region pa lang po, ang nakakasagap ng malinaw na signal. Pero pumasok po yung 1980s, mas dumawak pa po yung coverage, yan, na nabibigyan niyo po ng malinaw na signal, kaya tinawag na po ito as the Global Media Arts. Ano po ulit ang ibig sabihin ng GMA? Global Media Arts. Para naman po sa mga solid, kapatid, TV5 dyan, ano po ang solid? Ano po ang ibig sabihin ng TV5? Yes, Television 5. Television po sa Tagalog ay Tanawing Lapat or Tanawing Lapit. In short, Tanlap. Tanlap po ang Tagalog ng TV. So bago tayo mag-proceed, everybody, eyes on your right side po. So sa right side nyo po, madadaanan po natin ang Manila North Cemetery. Okay, so going back, para po sa mga solid kapamilya ABS-CBN dyan, ano po ang ibig sabihin ng ABS-CBN? Global Media Arts. ABS-CBN. Abahada. Yan. So ABS-CBN stands for Auto Broadcasting System Chronicle Broadcasting Network. Natandaan ko ba? Hindi ko narinig. Sige, dandahanin natin para matandaan. Sayang naman. ABS-CBN. Alto. Broadcasting System Chronicle Broadcasting Network. Sino po ang makakaulit? Magkakaroon ng prize. O ate, sige, taas sa kamay. Sige ate, try mo. Wala namang masamang i-try. Gusto bang i-try ate? O nahihiya. Okay, Alto Broadcasting System Chronicle Broadcasting Network. So, yun po yung reason kung bakit po ang Quezon City ay tinawag po as the City of Stars. And bukod doon, yan, dito po sa Quezon City matatagpuan din po ang mga sikat na malls kagaya po ng Trinoma. So, sino na po nakapunta ng Trinoma? Yan. So, alam niyo po ba kung ano po ang ibig sabihin ng Trinoma? Triangle? O malapit? Yan, Trinoma, ang ibig sabihin naman po ay Triangular North of Manila because it's surrounded by the three main roads here in the Quezon City. Yan, the Mindanao Avenue, North Avenue, at ang pinakamahabang parking lot sa Pilipinas, ang EDSA Avenue. Okay, so bukod doon, nasa Quezon City rin po ang SM North, EDSA. Yan, magkatabi lang po yung dalawang malls na yan. Okay? Thank you.
Pero ako na pa-screenshot at yun. Thank you.
tsaka magawa, i-edit ko yan na, at magsama-sama ko yung ano wala. Ano? So ngayon, Natalie. Tumulong na Natalie. So ayan, nandito lang kami dalawa na yun. Sa okay, so guys, marami pa po bang kulang sa grupo natin? Marami po. Kung tayo po ay may contact number, nakikina lang po, pakitext na po sila. Yan dahil 6:30 na po sa akin. So students, o, saktong 6:30 po, pakitawagan po sila para mapabalik na po dito at para makaalis na rin po tayo. And, yan, students, makikisuyo na lang po sa mga basura po natin. So, okay lang po ba na ilagay na po natin yan sa mga lalagyanan nyo po? Ano, kaya kung may plastic bag doon po natin ilagay, ipunin na po natin tapos may isa na lang po na maglalagay po yan sa may likod po ng bus natin. Yan, iwan na lang po natin yan dito. Tulong na lang po natin kay Kuya Marlon kasi mamaya po kung di nyo po na itatanong, siya rin po ang maglilinis po ng bus natin. Yan, para po mamaya, yung ililinis niya po konti na lang tapos makatulog din siya kahit papano. Kasi maaga rin po ang biyahe po ni Kuya Marlon bukas. Salamat!
Thank you.